Palitan ang mga namumuno sa DOH at IATF. Tama na sa sobrang pahirap sa mamamayan. So mga kabanat, at narito yung video kung saan diniscuss ni Congressman Atchin sa kanina. So ngayon ko lang i-upload kasi medyo nag-relax mo na ako dahil medyo sasama ng loob dahil nga yun sa nangyari sa channel ko, sa isang channel na nawala. So mga kabanat, itong video na ito ay halo, no? May panawagan yung mga netizen or mga kababayan natin, mga kabanat, na mag-resign na itong sila ni Secretary Duque at yung mga kasamahan niya dahil nga wala nga talaga daw nagawa sa ating taong bayan kundi pahirap. Lalo na yung ginawa nilang pagbili ng PPE na overpriced at pagbinta ng face shield na napakamahal, 120, at ang masama ay tila pinagkikitaan pa nila, mga kabanat. So nakakalungkot na nangyari sa atin yan dahil nga sa gitna ng pandemya, at pinuna din Congressman Atchin sa yung desisyon ng IATF, lalo na dyan sa lungsod ng Manila kung saan nakapaghanda naan niya yung mga tao sana na magbubukas ng negosyo nila. Yung mga restaurant, bumili naan niya ng mga pangangailangan para itinda nila, at kinalaunan ay binago ng IATF yung kanilang desisyon ay ginawa MACQ. So nasayang lang ang ano. So yan ay isang pahirap sa ating bansa ayon dyan kay Congressman Atchinsa. So panoorin niyo ito, mga kabanat, itong diskusyon ni Congressman Atchinsa, na at marami tayong mapulutan dito. So mga kabanat, nakikiusap sana ako na papalo nyo yung bagong channel ko sa baba, na sa may link ako sa baba. Sana ipalo nyo, i-click nyo lang, at least parang backup lang. At mahirap kasi na mawalan tayo nito, wala tayong mapupulutan. So sana paki-subscribe nyo rin. Click nyo lang yung link na ilagay ko sa baba at saka click nyo lang subscribe. So maraming salamat, mga kabanat. Ito na, panoorin nyo na. Ay paraan upang lumabas ang katotohanan. Ano ba kayo? Mga dalubhasa ba kayo sa epidemic? Lumalabas, mga politiko kayo. Politiko kayo. Meron kayo itinutulak ng mga politiko. Yan yung Secretary Duque. Kasali na kayo. Ang mananagot sa bayan, si Secretary Duque. Merong principle of accountability yung sinasabi ng mga tiga-okta. Hindi yung para kayong otoridad, pag sinabi ninyo, pinaniniwalaan ng tao. Sabi nyo, hindi kayo nagkakamali. Ang dami nyong mali nang sinabi na hindi nangyari. Pero marami kayong tinakot na tao. Maraming mga nasiraan ng ulo mga Pilipino naniwala sa okta. E paano yung mga nag-suicide? Akala nila eh, sobrang na, wala na tayong pag-asa. Mabuti pa, bawihin ko ng buhay. Sarili kong buhay. Ano inyong remedyo dyan? Okta. Palanagutan ba niyan? Hindi siguro. Sabi, hindi naman kami official eh. Bakit kayo naniniwala sa amin? Ang naniwala sa amin, sira ulo. Baka ganun ang nasasagot ninyo. Para hindi kayo mabigyan ng sisi at pananagutan, sabi niyo, wala po naman kami sinabing kami autoridad. But you are presuming, you are assuming, you are posturizing. Pumaporma kayo na para kayong autorisado. Pero sa totoo, hindi po kayo autorisado. Kaya, tumigil na kayo. Tumigil kayo ng inyong pagpuporma-porma. At kung gusto niyo tumulong, kumalap kayo sa sarili niyong impormasyon, sabihin niyo sa DOH, ang inyong mungkahi, let the Department of Health make the announcement. Because whatever government says now affects people and lives. You cannot belittle the destructive, possible destructive effect of what Okta people say today. People believe in you, and people think you are saying all of these things with authority and license from the government. Kung wala kayo yung mga yan, tumahimik kayo. Huwag kayo magpilit, baka magkahalataan lang, may agenda kayo na pinag-uusapan, pinagdududahan ng mga miyembro ng Kongreso. Dahil hindi pwede raw totoo yung sinasabi nyo, na wala kayong pera na ginagamit sa inyong trabaho. Walang sumusuporta sa inyo.
wala kayong perang gobyerno ginagamit. Sinabi niyo lahat yan sa hearing, I am telling you, hindi lahat naniniwala sa inyo. Maraming naniniwala na kayo ay meron kayong agenda sa sarili na maaaring lihis sa kagalingan at kapakanan ng mamamayan. Mabuti pa yung tumahimik muna kayo. Ayusin ninyo ang inyong kakayuan. Pagharap niyo sa bayan, alam namin kung saan kayo nanggagaling, sino kayo, at ano ang authority niyo para magsalita kayo ng ganyan. Hindi isang grupo na binigyan ang kapangyarihan ng gobyerno o autoridad man lang na sila'y magsalita ng tungkol sa pandemya. Yung sinasabi nila as far as the government is concerned is unofficial and unauthorized. Kaya sana itigil na po nila yung kanilang pakikisaw-saw sa problema ng pandemic. Kumuha muna sila ng authorization sa DOH o sa Malacanang. Dahil hindi pwede yung basta darating ka rin sa Pilipinas. Alam nyo, naturalized citizen yung si Ranjit Rai, yung pinuno ng OCTA. Naturalized Filipino, hindi siya natural born Filipino. Hindi pwede, dumating ka na lang dito, magdidikta ka ng mga tingin mo at hindi mo pananaw at damdamin mo ng tungkol sa pumapatay ng Pilipino ang COVID-19. You cannot do that. You have to get an authority to speak about the problem raging in the country. Pag disauthorized or unauthorized, eh baka naman ang gugulo ka lang. Hindi namin alam. I have no basis to know whether what you're saying is true or not, whether it's accurate or not. Kagaya niya, nahuhuli kayo ng mga ilang congressmen, hindi accurate yung inyong mga projection. Ayaw naman yung aminin. Eh hindi kayo authorized, paano namin malalaman kung anong mali, anong tama? Eh hindi pwedeng talaga gano'n. You cannot do that in any other country. Only in the Philippines will you be able to do that, Mr. Ranjit Rai, Mr. Guido David. You cannot just walk into America and say, we are experts. Oh yeah? Ihingan kayo ng credentials. Anong, saan kayo eksperto? At sino kayo? And then, after testing and scrutinizing your record and your background, they may or they may not allow you to speak before the American audience. Ganun din dapat dito. Humingi kayo ng permiso una at hindi yung pumasok na lang kayo sa bahay ng may bahay at kayo nagdikta ng inyong sariling pananaw, sariling yung opinion sa mga bumabagabag sa mga Pilipino ngayon. Eh lumalabas, hindi naman pala kayo autorisado. Sabi nyo, tiga-UP kayo. Sabi naman ng UP, hindi namin authorize yung mga yan. Well, nobody is authorizing you. So, who is giving you the authority to lecture on the nation on the COVID-19 dangers? Eh, hindi pwedeng marami nagsasalita, maraming autoridad in times of emergency. Emergency tayo ngayon eh. Hindi pwedeng kasali sa usapan yung hindi naman dapat kasali. So please, refrain from issuing your statements. You have all the freedom to do that, but identify yourself. Kung yung pinipilit kayo ay from UP and all this. Kasi pag sinabi ng UP, University of the Philippines, parang nagkakaroon ng automatic acceptance ng tao. Pati media, nabola nyo. UP, UP. Sabi ng media, hindi naman pala UP yan. Kaya, identify yourselves properly. We are belonging to OCTA. We have no authority to do this, but we are saying this. That is your right. But you have to qualify your statements with a premise that you are not authorized. Total. Sabi nyo, pagmamahal sa bayan, ang motivation nyo. Kung mayamahal nyo ang bayan, tuloy nyo ang inyong trabaho, pero huwag kayong magpapanggap na kayo ay institusyon ng UP, University of the Philippines,
At huwag kayong nagpapanggap na meron kayong otoridad dahil wala kayong otoridad. So, anong gagawin ng Kongreso? Itutuloy namin ang aming pagdinig, ang aming pagsisiyasat, ang aming pagsusuri. Ano nga ba ang pinanggalingan ng OCTA? Sino nga ba itong mga tao bumubuo ng OCTA? At ano nga ba ang pakay nitong OCTA as far as the investigation is going on? Malalaman po namin yan at ilalahad natin sa mamamayan. Sa ngayon, pag meron kayong narinig, sinabi ng OCTA, isipin na lang ninyo, hindi autorizado yan. Lumabas na yan sa hearing sa Kongreso. Dapat ganun ang premise. Hindi kayo autorizado, ito'y aming sariling opinion. Ayan. This is our opinion. You may believe it, you may not believe it. Masakit eh, sinabi pa ninyo kahapon nung hearing natin that you are just getting your data from the DOH. Yun ito, lumalabas pala yung OCTA, hindi naman pala sila nagsisiyasat, hindi pala sila merong expertise. They are dependent on the DOH data at yun ang kanilang ina-announce. Ba't hindi nyo pabayaan na lang ang DOH, huwag kayo makialam. Kaya kung ginagamit yung word, nakikisaw-saw kayo eh. So, hindi naman dapat ninyong salihan. Ngayon, kung kinuha kayo ng DOH, alagay, tumulong kayo. Eh, ibang usapan yun. Then we will take it. Pero kung wala kayong ganong klaseng autoridad, refrain from talking. Because magulo na ang ating panahon ngayon. Hindi pwedeng maraming pinanggagalingan ang balita ng tungkol sa COVID-19. Hindi pwedeng maraming pinanggagalingan ng mga mungkahi, suggestions, and all of these elements that people are awaiting from government. Ang gulo-gulo na ang mga pronouncement. Kahapon, sabi ng makalawa, pwede na raw yung MGCQ sa Petro Manila. Tapos, ang time yesterday, hindi raw pwede. Tapos, pwede. Yung mga maliliit na establishmento, alam nyo, nalugi na naman. Bakit? Sabi, pwede. Di nagbilihan na sila ng mga gulay, karne, yung kanilang itinitinda sa kanilang restaurant. Tapos hindi na pwede. O, di tabi na naman. Tapos pwede. Tapos finally kagabi, hindi pwede. Hindi itutuloy ang MGCQ, yung maluwag na quarantine classification para sa Metro Manila. Ang daming mga pinaghihirap na mga negosyante na hindi malaman kung anong gagawin. Eh bakit tayo papayag, meron pang sasaling authorized, disauthorized yan, yung OCTA. Sa panghuli mga kabanat, at inyo napanood naman yung video no, kung saan na diniscuss ni Congressman Atienza, at makita natin na mga napakaraming ayusin sa ating bansa. At kakaliwat kahanan talaga yung gusot at ating kakaharapin. Lalo din dito sa ngayon sa takbo ng ating bansa na hindi natin maalam kung ano ba talaga ang gusto nila. Hinahaluan pa nila ng politika, ang lakas nilang pumaratang na pinapolitikaan niya, pero hindi nila nakikita o nasasalamin ang kanilang sarili na sila din number one na namolitika. Nakakalungkot na sa gitna ng ganitong sitwasyon ay tila wala tayong nakikitang isang liwanag, no? Isang liwanag na darating sa atin kung ganito lagi ang namumuno na urong-surong yung desisyon. Tila baga hindi makapag-desisyon ng tama. Pag binasihan mo kasi yung mga desisyon ng IATF mula noon ay napakaraming palpak. Una, nag-create sila ng nung naghahangkas ng mga mag-asawa, lagyan ng barrier ng gitna. Tinanggal nila yon. Nagastos yung mga tao bumili noon, nakapakamahal noon. Tapos kinalaunan ay hindi rin naman natuloy. Yung anak na ilagay mo sa sasakyan ay mataas dapat daw yung upuan para hindi ko alam kung ano ng purpose noon. So wala din yun. Yung face shield na hindi naman diniklara ng WHO na gamitin ng majority ng mga PO o lahat ng mga tao sa Pilipinas o sa buong mundo. Pero yung Department of Health ay bumili ng isang katirba at hanggang ngayon tila hindi pa nila naubos gas pamimigay dahil napakamahal nga. 224 ata, hindi ako magkakamali. Pero ang pagkabili ni ng PSDBM ay nasa halaga ata 120. Pero binibinta ng PSDBM ng 124 pesos sa DOH at saka sa mga hospital. Kaya nga yung mga hospital ayaw bumili doon dahil nga napakamahal yun.
Eh, sino ba naman bibili ng 120 pesos sa panahon ngayon na yung face shield ay mabibili mo lang ngayon ng 7 pesos o 5 pesos, may face shield ka na. Ang case mask nga dati na sa kanilang bili ay may 27, 22, napakamahal. At ngayon ay sobra eh. Yung face shield naman talaga nung nag-start sila bumili ay naabutan ko talaga kasi nag-start ng May, nag-start ng March. Mga April ay bumili ako ng face shield. Nasa 70 pesos din naman pero wala ako na dito sa ating bansa ha. Hindi dito sa ating bansa pero lalo na kung ikaw bumili ng bultuhan, imposible hindi ka makatawad mga kabanat. Hindi ka pwede, bibigyan ka ng 120 pesos samantala galing sa China yan. Sasabihin nila yung face shield ay out of stock. Baga, yan kasing dinadahilan nila. Yung face shield ay alam mo na on demand yan. Kumbaga nagkakaubusan. Bakit? Sino bansa bang gumamit ng face shield? Yan ang malaking tanong. May bansa bang gumagamit ng face shield bukod sa Pilipinas? Yan ang malaking tanong na dapat sagutin din nila. Diba? At mahirap talaga mga kabanat. So yan. At maraming salamat. Yan ang comment ko about sa patapos ng video. No. So sana follow nyo yung link sa baba. No? Yung gin-create ako ng bagong channel. Similar din sa pangalan nung inalis ng YouTube yung Voice of Netizen. Sinsya na. Yun din. Sana supportahan nyo mga kabanat para sa ating bagong channel. In case na mangyari, mayroon tayong i-upload. No? I-upload ko din doon para mayroon tayong backup na video. So maraming salamat.